not be harmed. Recognize lang nang. Okay, and now we move on to sidetrack. Jovi is already chatting with some of our tenors. Hi, Jovi. Hello, Cherry Martin, at saka sa mga kasama natin sa online ngayon na naghihintayin ng chat natin. Pero bago yan, isa muna ang balita tungkol sa Facebook. No? Totoo daw ba na may kumakalat ng mga balita sa internet sa masama daw sa kalusugan ang Facebook at ibang social networking sites? Yan ang tanong ng marami. May paliwanag sa usaping ito and itong The Skirmisher na site. At ang explanation nila ay ito. Ayon sa kanilang blog, napag-aralan kasi ng mga doktor na kapag ang isang tao ay nasa harap lang lagi ng computer nila at nasa Facebook, nababawasan na ang face-to-face contact niya sa ibang mga tao. Sabi nila, increased isolation could alter the way genes work and upset the immune system. Kaya tumataas daw ang risk ng cancer, sakit sa puso, at demensya. Pero dito sa 10, huwag daw matakot ang ating mga kasamang addicts sa Facebook. Dahil dito sa 10, relax lang naman tayo dito, no, Cherry Martin. At malamang, soon magkakaroon tayo ng face-to-face meeting. Sabi mo nga, Martin, meron kang kampanya tungkol dito, di ba? Eyeball. You know, Jovi, the thing is, if you're in denial, then you do not write anything on that, di ba? Jovi is doing this. Mm-hmm. So I have not written anything there. Yeah, you're in denial. And if you turn your... Kasi pwede nga offline, Jovi, di ba? Mm-hmm. Pwede mo yung offline so people won't see that you're mm-hmm. online. Mm-hmm. So I guess I'm really in denial. Kaya nga yung plano mo na face-to-face, at least para masabi naman na merong face-to-face interaction din. Tama. Pero what do you think, Jovi, of those studies? Kasi parang, syempre, parang may basis naman ang mga doktor ang gumawa nito, no, Cherry? Kasi ka parang lumalabas nga na kapag ka talaga mag-isa ka lang sa kwarto mo at walang kinuha din mo lang sa computer, meron talaga yung... I guess anything too much is just not... Mabuti pa, Cherry, simulan na natin ang pagbabasa ng mga... Okay. Nakita natin mga post nito mga nakalipas na araw sa ating 10 group sa Facebook. Grabe. Cherry, simulan natin kay Ian Cruz. Okay. Here. Okay, Ian Cruz says... I really love Lourdes' take on Edsa People Power, especially his parting remark, a slap on their already cheeky face. And let's go to Randy Fortes. I think it's great if you have a house band playing in your studio. We had that last Christmas. Better yet, Radioactive Sugo Project na lang. Ganda kasi ng background music ninyo. Thank you. Jovi. Oh, it's Cherry. Cherry ulit. It's Cherry. Okay, here. From... You have it? Angelus Riddle Potter wrote, hanap ang poem kagabi tungkol sa EDSA ha, puro katotohanan at may sense ang mga binabanggit sa poem. Diba imbis na tumulong na lang sa taong bayan ang mga namumuno sa bayan, puro mukha na lang nila ang nakikita natin, pati pala pangalan nila sa mga kalye. Aminin, totoo naman yon, alam yan ng mga taga Quezon City, wala kayong makikitang kalye na walang pangalan o mukha ng mga politiko. And, talaga naman, diba? Yeah, and talking about that EDSA video, we've already uploaded the video on YouTube and you can also check Facebook page. It's there on the video side of the page. And we'll read, who's a Shake? I extremely love this group. Totally. Thanks, Shake. Alam mo, Martin, isa pa sa mga medyo pinupuntahan ng ating mga viewers o mga tenors, itong ating discussions dun sa ten na ikaw ang nagsimula nito, no? Ang mga discussion tungkol sa mga issues na pinapalabas natin sa television. Mm-hmm. Kasama dyan, katulad ngayon, pinag-uusapan doon yung topic tungkol sa Philippine government site, kung na-hack daw ba ito. Yung then, the evening news, kung sa YouTube, kung saan tayo makikita doon. The right of reply bill, medyo pinag-uusapan yan. Mm-hmm. So ngayon, incidentally, just sa right of reply bill, nagpadala ng kanyang komento si Jay Magreda, isa sa mga suki natin. Yes. Okay? Sabi niya, mga politiko at rasulong sa right to reply bill, this is just unfair business-wise for media owners. There's already self-regulation in media, so no need for this. Yan ang sabi ni JM. Marami talaga mga komento yeah. ngayon po dyan sa right to reply or right of reply bill. And we have more stories on that in the countdown, Jovi. Tama. Si Seymour Barros Sanchez, isa pa sa mga suki natin, ay nagsasabi na kailangan daw nila ng marami pang feature tungkol sa 10 peso meal. At yung sinabi daw, kailangan namin ng feature 10 peso meal nyo ngayong gabi kasi lahat kami nilalagrat na dito sa bahay. Nilalagrat sila. Bakit kaya? Oy, magandang ano yan, comfort food sa mga nilalagrat yung lomi, di ba? Oh, yeah. Hot soup. Especially if you put chili and you really sweat, mm-hmm. that's the way to do it. That's the way to go. Marami pa, Martin at Cherry, na mga nagpapadala ng kailang mga mensahe.
Katsat natin actually ngayon si JM at si Gerald Sarmiento. Pero kanina, nag-leave na ng mga messages sila si Lyndon Lozada, Martin Jimeno, Alex Alviado, Marvin Budon, Roger P. Albert Buen, Paul Padua, at si JM nga. Nakatsat natin ngayon. There's just so many of them leaving messages on our Facebook page. Mm-hmm. We can't read everything, but hey, they can always drop by here next week. Oo, at saka maraming nagtatanong dun sa mga job updates natin. Oh, if yeah, we're not able to give all of you here on the show, you can just check out the site because we give you links also to some of those sites na meron mga job openings. Pero before natin tapusin yung maikli nating chat, ano, dito sa ating discussion board doon sa mismo sa Facebook account natin, Martin. Meron mainit na topic doon eh, tungkol doon sa dapat daw, kung nanalo ka daw ba dapat itong 300 million jackpot doon sa Lotto, no? Sa Lotto. At kung dapat ba daw na ituloy mo yung pagsasuot mo ng Chuck Taylor mo. Oh, so so some people replied on that question. Brown ang Chuck Taylors mo ngayon. And then I think Martin intends to buy some other colors, right? Yeah, I gotta buy two more. I mean, this is like 3 years old. At Sherry, ngiti ka lang. Dahil meron din dito nagsasabi na dapat lagi ka daw umiinit. Oy, so, thank you. Sana next week samahan nila tayo. Just continue chatting with us. Jovi will still be manning our computers. Thanks, Jovi. Thank in the meantime, ilang senador po nag-back out na sa pagsuporta sa planong maisabatas itong right of reply bill. Presidential election sa 2010, hindi raw malayong maging mano-mano pa rin. At alamin kung ano ba ang feeling ni Michelle Obama ngayon. Siya na ang First Lady ng Amerika. These and more when we come back.